tayo doon. Amen! Amen! Sipin mo, bawal magsamba ng Diyos-Diyosan pagpasok mo sa church, sa simbahan nila. Punong-puno ng Diyos-Diyosan. Sipin mo yun? Anong orang mga tao sila? Pare, attorney, teachers, ano pa? Engineers, baka may pinag-aralan. Pero ano makikita mo sa kanila? May mata, may kaisipan, may bibig. Ngunit sila yung mga bulag. See? Yun ang totoong bulag. Hello? Yun ang mga tunay na bulag sapagkat nakita nila, nabasa nila. Pero ano nakita nila pagpasok sa loob? Mga nagpapatotoo na mayroon nga mga bagay sa loob na hindi mo man dapat sinamba o sasambahin. Palapakan nga natin ang Diyos. Hello? Naunawaan ba natin? Nasusundan ba natin? Hallelujah! So, dapat ganun. Alam mo ba, may mga takot tapos na magturo ng ganito, na magbanggit sa karamihan. Kasi bakit? Iba ang mga gikaya na dalawa. Financial, Diyos. Anong sabi ng Diyos? Hindi mo pwede panampalatayanan ng dalawang bagay. Ano yun? Yung business and then ang Diyos. Dapat Diyos lamang or Diyos ang unahin mo. Hindi na ito mayayag sa mga ibang church. Wala pa ako narinig dito na patungkol dito na sa mga Diyos-Diyosa na dapat hindi sila manampalataya sa mga bagay na larawan. Takot sila bakit? Baka mawala sila ng tao. Nakalimutan nila ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Dalawa meron sa tatlong pagkatipon. Kung ako'y iyong pinag-uusapan, narito ako sa inyong kalagitnaan. Hello? Sipin mo yun? Nangangamba sila, baka mawala sila ng mga leaders. Takot sila. Kaya ayaw na sabihin yung katotohanan. No? So sabi dyan, pagsisiyahan ninyo, talikuran ang iyong mga kasalanan at pagbabautis mo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kalog ng Espiritu Santo. Actually, natanggap na natin yung kaloob ng banal na Espiritu. No? Sa mga tao na yon, kaya lang, hindi nila ito ginagamit. Hello? Hindi nila ito inaalam sa kanilang buhay. Hallelujah. Kaya, kadalasan, inaalis nila ang banal na Espiritu. Why? Hindi pwede na ang banal na Espiritu nagagawa ka na ang kalay-halay. Karumal-dumal. Ibig sabihin, dapat kung nasa iyo, gagamitin mo siya. Ito yung tinatawag natin sandata or kapangyarihan. Hello? Naiintindihan ba natin? Yun ang totoo nito. Ang Espiritu Santo na nasa sa atin, ayon sa ating katawan, yun ang ating sanggalang or kapangyarihan na siyang magtatanggol sa atin sa mga bagay sa oras ng mararanasan or ating hinaharap. Amen po ba? Amen. Amen. Totoo ito, talagang totoo. Siya ang sandata natin. Kaya nga si Enoch, kung siya'y namubuhay, lagi niya lang sa tabi. Lagi ka sa kasama niya ang Diyos. Kaya hindi siya gumagawa ng masama. Sina Abraham, si Isaac, marami. Si David, si Moses. Si? Hallelujah. So yung makikita natin, sabi, pag-isiyan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at pagpabautis mo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Amen? At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay, next. Sabi dyan, ang isa sa mga mabuting bagay ay kaharian ng Diyos kapag si Jesucristo ay mamahala sa isang payapa at maunlad na mundo.
Ulitin natin, ang isa sa mga mabubuting bagay ay ang kaharian ng Diyos. So dapat ang kaharian ng Diyos kapag si Kristo ay mamahala sa isang payapa at maunlad ng mundo. See? Nakita natin? Bakit nangyayari yung mga bagay na kaguluhan? Kasi bakit? Ayaw nila tanggapin ang katotohanan. May katiks ako. May katiks sa akin. Pastor, ano ba mabuting umawin sa mga bagay na aking mga kasalanan na nagawa? Paano ko ito mapapatawad? Paano pa ako mapapatawad? Sabi ko, tanggapin niyo ng Panginoon sa Kristo na sarili natin tagapagligtas. Ano mo ba ng tinix niyo? Wala na siyang sinabing iba. Nalayo siya. Wala na siyang tinix na reply sa akin. May mga tao, kaya nga pala sinabi ko sa Revelation chapter 20 verse, kung hindi ko na doon, 15 or 20. O 18, sabi niya. Ang sabi niya doon, kayo'y mga duwag. See? Mga taksel, sabi niya. Mga mamamatay tao. Mga makikipag-apid. Mga magnanakaw. Mga gumagawa ng mga karumaldumal or mahahalay. Ang kanilang patutuhan ay sa naglalagablab na apoy. Yun ang sinabi niya doon. See? Isipin mo, sinabi ko lang, tanggapin mo si Kristo ng sarili mong tagapagligtas. Ano sabi niya? Opo, thank you po. Ang sagot ata niya, ginanon na lang ako eh. Tinamad na mag-text. Kaya dapat hindi ganun yung, hindi dapat hindi na uso yung hands lang, hindi hands ng ganun eh. Dapat words. Bakit? Ang pananampalataya ay nagsasalita. Or ang tao nagsasalita. Ginagawa kasi for sure. No. Kasi bakit alam mo yung ganito? Pwede yung sinasabi niya pero hindi niya unawaan. Okay. Masasabi ka maniwala o hindi sa ganitong sinasabi? Yes! Kasi bakit? Ano ang natutunan mo sa pinapanood mo? Kung tanongin mo. Sasagutin ba? Okay. Okay. Ano? Ala, mama. See? So, kailangan ayusin natin yung sarili natin. Now, so, kailangan kung tayo may kausap, sumagot ka, hindi sa kamamagitan ng kamay. Minsan nga tayo, magsasagot ako, hindi nga okay, letra pa yun eh. Oh. Yung ba naman eh, katamaran mo? So, makikita natin pagiging duwag ng pananampalataya, sinabi mo totoo, ngunit ang ginawa, hindi nakaranas, malalaman natin maya, meron dito. So, sabi niya lang, isa sa mga mabubuting bagay ay ang kaharian ng Diyos. So, tama, ang kaharian ng Diyos ay ito isang mabuting bagay. Hello? Nakukuha ba natin? Naunawa natin? Lalo kapag si Kristo ay mamahala sa isang payapa at maulad na mundo. Amen? See? Okay, next. Sabihin natin. Naway purihin ka ng mga nilikha sapagkat matuwid kang humato sa madla. Ikaw ang nagpatnubay ng lahat ng bansa. Amen. Awit chapter 67 verse 4. So, sabi yan, naway purihin ka ng mga nilikha. See? Dapat purihin mo ang Diyos. Diba yung ginanda natin? Purihin natin siya. At lahat ay luluhod. Diba? Oh. Sapagkat matuwid kang humatol. Amen? Yes! Matuwid ang hatol ng Diyos sa bawat sa atin. Ikaw ang nagpatnubay sa lahat ng bansa. See? Pinapatnubayan niya kahit may dumating sa ganitong paraan, nagpatnubay pa rin. Bakit? May mga nabubuhay pa rin na may takot sa Diyos. At lalo na doon sa mga naglilingkod sa Kanya. Amen? Okay, tingnan natin revelation nito. Anong sinasabi nito? Oh, next, ito pa pala. Anong gabi dyan? Ano ang banalakagalakan? Yan ang susunatin. Pangalawa nga ba ito? Pangatlo. Kasi, basahin natin. Ang kagalakan ng kasiyahan siyang tugon ng Kristiyano sa katotohanan na binigay niya
Binigay tayo sa isang mahalagang katotohanan. Amen. Regalo at pangunawa sa isang paraan ng buhay na nagdudulot ng katuparan ngayon at magpakailanman. Amen. Yun ang kapahayagan na tinatanong dito. Nang ibig sabihin, ano ang banal na kagalakan? Amen. Sabi niya, ang kagalakan ay ang kasiyahang tubo ng Kristiyano. Sa katotohanan ay binigyan tayo ng isang mahalagang katotohanan. So yung katotohanan ay isang napakahalaga o isang bagay na kailangan natin sundin sa ating mga buhay. Amen? Dahil binigyan tayo ng isang mahalagang katotohanan. Regalo! See, at ito yung regalo. Pangunawa sa isang paraan ng buhay na nagdudulot ng katuparan. Ngayon at magpakailanman. See? Now and forever. Nakita mo yun? O next. O, sabi dyan, bakit nais ng Diyos na ipakita natin ang kagalakan? Ayan. So, paano nga natin ipakita ang ating kagalakan? Sabi nga, ano sabi? Tulad na nakita natin. Diba? Kanina, nakita tayo. Yung nakita natin yung oro, yung ating pamagat ngayon. Diba? Ang kagalakan na kukuha sa pamamagitan ng mga sarili ng mga ngarin at aktibidad ay nagdudulot lamang ng isang mababaw na taas o pasamantalang kasiyahan. So ito yung sinasabing makasariling hangarin. No? May mga kasiyahan pala na sarili mo lang kagustuhan. No? Tama nga naman, no? Mayroong mga tao na tuwan-tuwa siya pero minsan hindi naman nakakatuwa. Mayroon ganoon. Lalo na yung tuwintuhan, isa, di ba? Yung sasabi ka, tao ka ng tao, sabihin sa iyo na nakarinig, oh, ano nakakatawa roon? Di ba may nagsasabing ganoon? Ano nakakatawa roon? Ba't katawa ng tawa? So, mayroon naman talaga ganoon. Bisa tayo nangyayari sa atin, tawa-tawa tayo. Lalo na hindi pa natin nasi-share, tawa na tayo ng tawa. So, yun pala yung mga sariling kaligayahan. Na nagtutulot lang ng isang mababaw o mataas na pasamantalang kaligayahan. Yun pala yun. Sige, next. Ngunit may isang pangkagalakan na dumarating sa pamamagitan ng banal espiritu at pagsunod sa paraan pamumuhay ng Diyos na nagdudulot ng tunay na kasiyahan at tunay na malasakit ang damdamin. Amen. So ito ang isang pinaka masayang ginawa mo kapag ikaw pala ay nagkaroon ng pagmamalasakit sa iyong kapwa. Sa iyong pagtulong. No? Isa pala ito sa pinakamagandang ginawa ng isang tao. Sa diamond, may isa pang kagalakan, sabi niya, na dumarating sa pamamagitan ng banal na espiritu at pagsunod sa paraan ng pamumuhay ng Diyos na nagdudulot ng tunay na kasiyahan at tunay na malasakit ang damdamin. See? Ito pala yun na nagmumula sa espiritu na nagbibigay ng malasakit ang damdamin. So kaya dapat pala talaga nasa presensya ng Diyos lagi kang lagi kang masaya. Amen? Okay. Ito pa. Ang mga patibong ni Satanas ay naramdaman ng isang maikling panahon. Ngunit pagkatapos ay pumutok ang kanyang gumay ng hiwalayan. Ang patibong ni Satanas. Ito pala yung patibong ni Satanas. So yung sabi, yung mga naghihiwalay o pamilya na nagkakaroon ng paguluhan. Ito pala ay patibong ni Satanas. Or, kung bakit minsan ang mahal mo sa buhay biglang pumapanaw. No? Maaaring patibong ito ni Satanas. No? Eh, ibig sabihin, malalaman natin dapat kung gano'n, huwag kang malungkot pala, dapat masaya ka pa rin kung talagang ang Diyos ang iyong. Pero sinasabi ito, ito yung mga patibong Satanas ay naramdaman ng isang maikling panahon, ngunit pagkatapos ay pumutok ang aming buhay ng hiwalayan. May nangyayari nga naman talaga sa daigdig na ito, sa ating buhay. No? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kung ay, kaya pala, wala sa akin. Amin. Santa Maria Bulacan. Ayan, hindi sa akin ang tutok.
So, makikita natin, no? Amen. Salamat po. So, ito'y makikita natin yung mga patibuli sa Satanas. So, next. Diyan, tulad ng lahat ng buwan ng Espiritu, ang mga halimbawa ng mga Kristiyano ay ang ilaw na nagpapakita na ang tunay na kagalakan ay mas mahusay kaysa piking malambot at mga sariling kagalakan. So, mayroon pala talaga na kapiking o fake na kaligayahan. But, yung nagbuwan ng Espiritu, sabi niya, ay mayroon siyang halimbawa ng mga Kristiyano ay ang ilaw or nagliliwanag yung kanyang joy o kasiyahan. No? Na nagpapakita ng tunay na kagalakan. Yan. Yung pala yun, ang buwan ng Banal na Espiritu. So, naiintindihan natin siguro na lubos, no? No. Ang tunay na kagalakan ay mas mahusay kaysa piking malambot ng makasariling kagalakan. Yun yung tinatawag na parang hopeless. Hopeless ba yung parang wala nang pag-asa ba yun? Wala nang pag-asa ang kaligayahan mo hanggang doon na lamang. No? So, hindi dapat gano'n. Kaya dapat nga tayo ay ang kagalakan natin ay talaga nagbubunga talaga sa Espiritu. Ito yung bunga. No? Ano pa? Next! Okay, tuloy na natin. Gayon din kapag ipinakita natin ang kagalakan at ibang pinakita natin kung saan ang ating mga prioridad. Pasilin ang matalinghagan ng kanyang kayamanan sa isang bukit. O, tingnan natin. Ang karyan ng langit ay katulad ng kayamanan na kabaw sa isang bukit. Bukit. Nahukay ito ng isang tao, ngunit ito'y tinabunan. Tungtuwa siya, tumalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukit na iyon. Mateo chapter 30 verse 44. Ulitin natin. Ang karyan ng langit ay katulad ng kayamanan na kabaw sa isang bukit. Sa bukit. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tungtuwa siya, tumalis. Ibintang lahat ang kanyang ari-arian upang bilhin ang bukit na iyon. Na iyon. Kasi, ito yung mga mamabababaw na pananampalataya nila. Dahil dun sa dinto na nakita niya dun sa bukit, tinabunan niya muli yung nahukay niya. Ganun din sa pananampalataya. No, nakilala mo ang Diyos, ngunit nang dumating ang mga bagay na pagsubok sa kanila, bigla silang tinatawag na lumalamya or nangihina. Sipin mo, bininta, ipinpalit yung kari-arian mo para lamang masarili mo yung kayamanan. Tama nga ba itong ating ano? Okay, sabihin nyo ito ulit. Kariyan ng langit, ikatulong kayamanan kumbawa sa lupa. Baliktad pala yung ano ko, explanation. Kasi itong ginto rito si Jesus Christ pala ito. No? I forgot. Nakaway ito isang tao, ngayon na ganito. Kung baga nakita niya yung ano lang. At talit, tama rin naman yun. Meron ganun. Nakita niya yung kanya ng Diyos na kung saan ay pinagpalit nga naman niya yung kanyang sarili at doon sa ginto upang ipagpatuloy niya kanyang ano, paglilingkod. No? So, dalawang bagay na makikita natin doon. Pwede ganun, pwede hindi. So, yun nga pala yung ibig sabihin nito. Nag-remind lang sa akin, hindi ka nagkala ng Holy Spirit. Sabi ang karya ng langit ay katulad ng kayamanan nga pala. No? Nakabawas sa isang bukit. Thanks God. Thank you for the Holy Spirit. So, ito ang sinasabi na ang karya ng Diyos ay katulad ng kayamanan sa bukit. No? Nahukay ito ng isang tao, ngayon ka ganito ang pinabunan. Tungtuwa siya. Sabihin, nung nakilala niya ang Diyos, siya ay nag-i-enjoy. No? At tapos, sabi niya, ibinintay niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Kung mga, actually, wala namang iniwan na ano eh. Sabi nga ni Pablo kay Jesus Christ, bro, ano, iniwan na namin ang aming pamilya. Sabi ni Jesus Christ, wala nag-iiwan ng isang pamilya. No? Pero hindi mo naman talaga. So, ang kagandaan dito ay, ang sinasabi ito, ang karya ng langit ay katulad ng kayamanan na kabalik sa bukit. No? So, katulad din yan. Katulad din ang butik eh. No, katulad din ang ating buhay. No, katulad ngayon sa ating paniniwala na ang Diyos ay isang tulad din ng ginto na natin nalalaman.
sino bang ayos sa ginto? Diba? So, nakita natin yung purpose dito sa ating pag-aaralan. So, yun. Nakilala natin ang Diyos, na bagamat hindi natin na din nakikita, mahirap unawain dahil wala muna dahil sa ating paniniwala na may Diyos, tayo pa rin ay papatuloy. Amen? So, sabi niyo, ang kanya ng langit, ay katulad na kayo mga nakabaw sa isang bukid. Yan, okay, ito isang tao. Pero meron siya sa muna ito din itong tinagulan. Kumbaga, tinakpan niya, no? Tama rin yung ano ko kanina, explanation. Kumbaga, yung salita, tinanikuran niya. Oo, tama rin pala yung explanation ko kanina, yun rin pala. At mayroon din nga, kumbaga may dinagdag lang na, ay ibig sabihin ang kanya ng langit ay katulad ng kayamanan na nakabaw sa bukid. So, tama rin pala yung bangina. Okay, next. Kasi nga sa darating na kaharian at kung ano ang pinahayag ng Diyos ay ginawang mas mahalaga ang lahat ng buhay sa buhay. Okay, next. Ama malungkot na walang utang na loob. Revelation. Negatibo at galit ng Kristiyano ay hindi sakto nagpapakita ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Isang bagay na napakagandang kaya wala na dapat unahin ang iba pa. Tayatin, ang mga malulungkot na walang utang na loob, na nagtitibo at galit ng mga Kristiyano ay hindi saktong nagpapakita ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Isang bagay na napakaganda kaya wala na dapat unahin ang iba pa, kundi ang Diyos lamang. Amen? Next! Ito ay isang bagay na nagagalak tungkol sa bawat isa sa buong araw ay sa trabaho. Sa bahay, habang nagmamaniw, habang naglalaro, saan man. Okay, next. Bakit nagpapakita ng kagalakan kung tunay na naniniwala tayo sa sinabi ng Diyos? Sa kanyang Biblia, marami tayong magagalak. Amen. So, dapat ganun pala. No? Kung tunay na naniniwala tayo sa sinasabi ng Diyos sa kanyang Biblia, marami tayong magagalak. So, ibig sabihin, pwede sabihin ang lahat ay pwedeng magalak. Kung tayo'y naniniwala sa sinasabi ng Diyos. So, kaya dapat maniwala ang lahat sa sinasabi ng Diyos. Okay, next. Magkaroon ng mga oras sa pagdalamhati sa buhay nito. Pagkamatay ng mga mahal sa buhay, yung mga bumabago sa buhay. Ngunit kahit na sa mga panahon yon ay ng kalungkutan at pag-iyak ang napapailalim na kagalakan ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. So, plano pa rin ng Diyos ang plano. Okay, next. Kabila lang muling pagkabuhay ng mga mahal sa buhay at paglutas ng mga problema sa mundo.